Handa na ba kayo sa mga bagong kaalaman at kasanayan ngayong araw na ito? Tara, samahan ninyo ako sa episode ngayon. Sa araling ito, ating tatalakayin ang dalawang paraan na pwede nating pagkakakitaan ang mga produkto at serbisyo ay parehong tumutugon sa pangangailangan ng tao. Ito ay nagbibigay ng pagkakitaan sa paglago ng pamayanan. Ang episode na ito ay ginawa at dinisenyo para sa inyo, mga kaeskwela. Inaasahan ko sa pagtatapos ng araling ito, nasasabi ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't sabay nating tuklasin ang panibagong kaalaman na siguradong makakatulong sa atin. Ako si Teacher Arnold dito sa APL Creative Production. Makakasama ninyong mag-aral at matuto sa araw na ito. Tara, mga kaeskwela, at simulan na natin ang ating talakayan dito sa ADL Creative Production. Kaya't tayo'y mag-aral, sabay tayong matuto. Handa na ba kayo sa mga bagong kaalaman? Tuklasin natin ang mga negosyo na pwedeng pagkakitaan. Mga bata, tignan ang mga larawan na nasa TV screen. Piliin sa loob ng kahon ang tamang produkto o serbisyo na tinutukoy sa bawat pangungusap. Magbibigay ako ng 3 segundo para sumagot. Kung gayon, ating simulan. Tara na. Subukin muna natin ang inyong nalalaman sa ating aralin. Kumuha kayo ng lapis at papel upang maisulat ninyo ang inyong sagot. Tukuyin ang inilalarawan ng bawat bilang. Unang bilang, tagalaban ng mga damit, kumot at iba pa. Tingnan natin sa loob ng box. Sheet, laundry washer, gardener, damit, gatas. Pangalawang bilang, mahusay sa pagluluto. Pangatlong bilang, produkto ng sasre o mananahi. Pang-apat na bilang, isa sa mga produkto ng baka at kalabaw. Pang-limang bilang, tagapag-alaga ng iba't ibang uri ng halaman. Ngayon, iwawasto natin ang inyong mga ginawa. Mahusay mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili sa mga tamang sagot. May ipapakita akong mga larawan. Alam ninyo kung ano ang tinutukoy ng bawat larawan. Ang mga sumusunod ay mga serbisyong maaring makuha sa mga negosyong ipinapakita ng mga larawan.
Sagutan ninyo, mga bata, ang mga sumusunod na katanungan. Ayusin ang mga letra upang mabuo ang hinihinging konsepto. Magbibigay ako ng jumbled letters. Ano ang nasa pang-anim na larawan? Ito ay negosyong nagbibigay ng oportunidad sa mga mag-aaral na maghanap ng mga impormasyon sa internet gamit ng computer. Magaling! Ito ay tumutukoy ng oportunidad sa mga mag-aaral na maghanap ng mga impormasyon sa internet gamit ng computer. Ano naman ang nasa ikapitong larawan? Kung saan bilihan ng mga bahagi ng motor na may sira. Next, ano naman ang nasa ikawalong larawan? Ito ay negosyo tungkol sa pagpapasa o pagbili ng load na ginagamit ng cellphone. Tignan ninyo ang ikasyam na larawan. Ano naman ito? Napakagaling. Talyer. Ito ay paggawaan ng mga sirang sasakyan. Ano naman ang nasa ikasampung larawan? Ito ay negosyo na nag-aalok ng gupit at paglilinis ng kuko sa kamay at paa. Magaling. Nasagutan ninyo ng may kahusayan ang mga katanungan. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Mga bata, tunghayan natin at kilalanin muli ang mga larawan. Computer shop, motorcycle parts store, loading station, talyer, at beauty parlor. Sa mga larawang inyong nakita, ano ang mga ito? Ito ay mga iba't ibang uri ng negosyo. Ihanda ang ballpen at papel. Gumawa ng dalawang hanay. Hanay A, isulat ang salitang produkto. Sa hanay B naman, isulat ang salitang serbisyo. Tingnan maigi ang mga larawan sa TV screen. Ilagay ito sa tamang hanay. Handa na ba kayo? Mekaniko, radyo, shampoo, doktor, sapatos, driver, computer, sabon, security guard, tubero. Mga bata, alam kong nakuha ang tamang sagot. Lagyan ng check ng inyong sagot kung ito ay nasa tamang hanay. Ang mga produkto ay radyo, shampoo, sapatos, sabon, computer. Ang nabibilang naman
sa serbisyo ay mekaniko, doktor, driver, tubero, at security guard. Ilan ang tamang sagot ang inyong nakuha? Kung ang score ay 8, ay napakagaling. Kung 4 hanggang 7, magaling. Kung 1 hanggang 3, galingan sa susunod na pagsasanay upang mapalawak ang inyong kaalaman. Tingnan ang mga larawan kung ito ay produkto o serbisyo. Isulat TV, chinelas, pulis, teto, guro, TV, chinelas, pulis, chocolate, soft drinks, sardinas, peace vendor, tendera, lapis, mga bata, iwasto natin ang inyong kasagutan. Ano ang tamang sagot nito? Ang guro ay nagbibigay ng serbisyo. Chinelas ay isang produkto. Pulis, serbisyo. Chocolate ay isang produkto. Soft drinks, produkto. Sardinas, produkto. Peace vendor, serbisyo. Tendera, serbisyo. Lapis, produkto. TV, produkto. Ilan ang nakuha ninyong sagot? Alam kong ginalingan ninyo ang produkto at serbisyo ay parehong pagkakakitaan. Ano ang ibig sabihin ng produkto? Ang mga produkto ay mga ani o bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan, at iba pa. Marami rin itong mga bagay na gawa ng mga producer o negosyante upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. Mga uri ng produkto. Una, meron tayong durable goods. Anong ibig sabihin nito? Ito ay kagamitang maaring gamitin ng matagalan. Halimbawa, damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, computer, mga sasakyan at iba pa. Non-durable goods. Ito ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa, pagkain, mga inumin, mga sabong pampaligo at panlaba, lapis, papel, at marami pang iba. Ngayon, pupunta tayo sa mga produktong likha ng una, kamay,
paghahabi, bag, basket. Sa makina naman, may makikita tayong ballpen, kotse, computer, isipan, pagsulat ng libro, paggawa ng computer program. Paano pumili ng mga produkto? Dapat ito ay di kalidad. Ang ibig sabihin ng di kalidad, dapat ito ay maganda, may pangmatagalang gamit, matibay, ligtas, at kapaki-pakinabang at epektibo. Ano naman ang serbisyo? Ang serbisyo naman ay paglilingkod o pagsisilbi gamit ng mga kaalaman at kasanayan sa lipunan na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao sa pamayanan. Ito ay nahahati sa iba't ibang sektor gaya ng profesional, technical, at mga kasanayan. May mga serbisyo na kailangan muna makapagtapos ng kurso at makukuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya para makapagtrabaho sa professional service sector. Mga uri ng serbisyo. Professional. Kailangan nakapagtapos ng kurso at nakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Halimbawa, guro, engineer, doktor, abogado, nurse, police, accountant, dentist, at iba pa. Sa technical naman, ito ay uri ng serbisyo na nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang inyong kaalamang technical. Halimbawa, auto mechanic, computer programmer, electrician, tubero, computer technician, aircraft mechanic, at marami pang iba. Yung pangatlong uri ng serbisyo, ito yung kasanayan. Ito ay serbisyong nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa, masahista, mananahi, karpintero, pintor, barber, at marami pang iba. May tanong ako. Atin sasagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa anong sektor nabibilang ang mga sumusunod na hanap buhay? Unang bilang, karpintero. Ano ito? Profesional, technical, o kasanayan? Ang tamang sagot ay kasanayan. Pangalawang bilang, guro. Ano ito? Professional, technical, kasanayan. Ito ay professional. Pangatlong bilang,
barbero. Ito ba ay professional, technical, at kasanayan? Tamang sagot ay kasanayan. Ito ay serbisyong nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Panglima, computer technician. Ano ito? Professional, technical, o kasanayan? Ang tamang sagot ay technical. Ito ay uri ng serbisyo na nangangailangan ng mga kaalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ng inyong nalalamang technical. Alam kong sabik na kayo sa susunod nating gawain. Handa na ba kayo? Nais kong malaman kung ano ang natutunan ninyo sa ating aralin tungkol sa iba't ibang produkto at serbisyo na makikita sa pamayanan. Kuhanin ninyo ang inyong kwaderno. Isulat ang P kung produkto at S naman kung ito ay serbisyo. Unang bilang, shampoo. Pangalawang bilang, doktor. Pangatlong bilang, karpintero. Pang-apat na bilang, school supplies. Pang-limang bilang, guro. Pang-anim na bilang, leche plan. Pang-pitong bilang, radyo. Pang-walong bilang, garbage collector. Pang-siyam na bilang, sapatos. Pang-sampung bilang, kotse. Itama natin ang inyong mga tamang sagot. Mahusay. Mga bata, binabati ko kayo. Ihanda ang ballpen at papel. Sabay-sabay nating basahin ang mga pangusap sa bawat bilang. Isulat ang tama kung husto ang sinasaad ang pangusap at mali kung hindi. Tara, simulan natin ang unang pangusap. Unang bilang, ang serbisyo ay mga uri ng paglilingkod na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao. Ano ito? Tama o mali? Ito ay tama. Ang produkto ay may bagay na ginagawa ng mga negosyante para tugunan ang mga pangangailangan ng mga tao. Tama o mali? Tamang sagot ay tama. Ang mga tao ay walang karapatang magsilbi o magtrabaho para sa mga pangunahing pangangailangan sa pamayanan. Tama o mali? Tamang sagot ay tama. Ang pagbibigay ng serbisyo ay nababatay sa kakayahan ng isang tao at sa kung ano ang kanyang kursong natapos. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Panglimang bilang, hindi pinapayagan ang isang negosyante na mamili ng produktong maaring ilabas sa merkado. Anong tamang sagot? Mali. Ngayon, dadako pa tayo sa isang gawain. Ito yung panuto. Isusulat ito sa inyong kwaderno at kilalanin ang mga sumusunod na
mga salita. Sagutin kung produkto o serbisyo. Unang bilang, computer programmer. Pangalawang bilang, buko juice. Pangatlong bilang, hamburger. Pang-apat na bilang, pamamalansa. Panglimang bilang, shoe repair shop. Pang-anim na bilang, kwintas. Pang-pitong bilang, cellphone. Pang-walong bilang, manicurista. Pang-siyam na bilang, pantalon. Then, yung pang-sampo, car wash. Then, pagtuturo. Number 12, pagmamasahe. Number 13, bukopay. 14, pagdi-deliver. 15, paglalaba. Ngayon, iwawasto natin ang mga ginawa ninyong mga gawain. Sa pagpili ng produkto o serbisyo, ito ay dapat na kapaki-pakinabang at epektibo para sa atin. Tayo ay dapat na maging praktikal. Dapat ang serbisyong ating tinatangkilik ay mapagkatiwalaan, maasahan, pangmatagalan at ligtas. Mga bata, huwag nating kalimutan ang natutunan sa bawat segment na ating nasaksihan. Salamat sa pagtangkilik ninyo sa bawat episode na naming pinagaganda para lamang sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng ating viewers. Ito po si Teacher Arnold. Magkita-kita po tayong muli dito sa APL Creative Production. Maraming salamat.